mga lugar sa Metro Manila na kung minsan, pakiramdam ko, wala ako sa Pilipinas. Para bang maliliit na piraso ng Korea na nagsulputan sa gilid ng mga kalsada. Ang pagtatagpo ng dalawang kultura hindi natatapos sa pagkahilig ng mga Pinoy sa mga Korean drama. Sa pagdaan ng mga taon, hindi na maikakaila ang paglalim ng ugnayan. Ang katibayan, ang mga batang ito na anak ng mga Koreano at Pilipino. Sila ang mga Kupino. Good morning! Annyeonghaseyo! Sabado ng umaga, nag-aaral ng English ang mga bata nang una ko silang makilala sa shelter ng Kupino Children Association sa Quezon City. When you can write it in your agenda, It's 15 minor de edad ang nakatira rito. Lahat sila napawalay na sa kanilang mga amang Koreano. Dahil hindi sila kayang pag-aralin ng kanilang mga ina, kinukup sila ni Mr. Cedric Son, isang Koreano. You're doing a lot of work for the children? I know, though. Anong kailangan siya? Alam niya ko anong kailangan niya. Bakit po merong silang English class? I thought Korean language is not important. Pero as time goes by, English. Si Juliet ang isa sa tumatayong house parent ng mga bata sa shelter na ito. Ang goal namin before, magturo ng Hangul. They can read now, they can have a small conversation. Some of them knows how to have a conversation ng Korean language. Pagkatapos ng English class ng mga bata, dumating naman ang kanilang Korean teacher. Gusto mo matuto ng Korean language? Apo. Bakit? Papo, kapag nakita ko po yung papa ko po, makausap ko po siya. Yung papa mo ba, Korean lang yung salita niya? Hindi po siya marunong mag-English. Gusto mo rin ba makapunta sa Korea? Apo. Bakit gusto mo magpunta sa Korea? Para po makasama ko po yung papa ko. Sa piling ng mga batang ito, damako ang kanilang pangungulila sa amang hindi man lang nakagisna ng ilan sa kanila. Nairamon Kayla Imnida. Ako po si Kayla. Ito raw ang unang sasabihin ni Kayla sa kanyang ama kapag nagkita sila. Kung paano sila magkikita, naplano na rin ng bata. Ano pangarap mo, paglaki mo? Naging flight stewardess po. Flight stewardess? Bakit? Ba't yun ang pangarap mo? Para po mag-go around ko po yung pamilya ko. Tapos po makita ko po yung papa ko sa Korea. Anong pangalan ni papa? Lee Kwang-hae. Nagkakilala po kami sa SM Bacoor. Cashier po ako doon. Tapos kinuha niya po yung number ko, yun, doon na po nag-start ng text-text. Nagsama po kami noon, magti-3 months. Bago umuwi po ako sa bahay namin kasi nakaramdam na po ako na buntis pala ako, magto-2 months. Yun, tapos balik daw po ako sa bahay niya para daw po pa alis yung bata. Hindi pumayag si Irene na ipalaglag ang kanyang baby. Pero nang ipanganak niya ito, nagkabalikan sila ng kanyang Koreanong nobyo. Regular nitong dinalaw ang kanyang mag-ina hanggang sa mag-apat na taon si Kayla. Nagpaalam daw itong pupunta ng ilang buwan sa Korea. Habang wala ito, nasunog naman ang bahay ng pamilya ni Irene kaya napilitan silang lumipat ng tirahan. Sa tingin mo hinanap ka niya? Siguro po kasi yung mga promise niya naman sa akin, tinutupad niya. Andito pa rin kami. Nag-aantay. Umaasa pa rin kami na babalik ang pag. Kahit may pamilya ka, magkita lang kayo, mabigyan mo lang ng picture ang anak mo. May picture ka ba ni Papa?
Lapok, nasunog. Ay, nasunog din yung picture mo. Eh, ano sabi ni Mama? Ano daw itsura ni Papa? Kamukha ko daw po siya. Salamin lang daw po kulang. Bakit wala kang sama ng loob kay Papa? Kasi hindi niya naman po kami iniwanan eh. Talaga? Tingin mo mahal ka ni Papa? Apo. Bakit kahit di mo siya nakikita, hindi mo siya nakakausap, bakit nafe-feel mo na mahal ka ni Papa? Kasi po ano, anak niya po ako eh. Sa murang edad, naranasan ni Kayla ang pait ng paghihintay sa taong hindi niya tiyak kung babalik pa. Natutunan niyang kumapit sa pagmamahal sa taong hindi man lang niya matandaan ang mukha. Paano mo kaya hanapin si Papa? Ano po? I-search po sa computer. Kung naririnig ka ni Papa, ano mensahe mo sa kanya? Sana hindi niya kami kalimutan, tsaka tandaan niya po na may naghihintay po sa kanyang anak dito sa Pilipinas. Papa, sarangheyo. Papa, mahal kita. Ang sarap pakinggan mula sa isang bata. Sana isang araw, marinig ito ng kanyang ama at hindi na muling lumisan pa. Topic muna, di ba, sir? Dahil sabik sa ama ang mga bata, napansin kong malapit sila kay Mr. Son. Alka! Talo siya. Ay, talo kaya si sir. Sa kanya natutunan ng mga bata ang traditional na laro sa Korea. Yes! Tingnan niya ang uli! Mr. Son, ano yung nilalaro nyo kanina? Bukchipa. Bukchipa? Yeah. It's Korean game. Korean game? Yeah. So why do you teach them Korean game? So they can understand some Korean culture. Hasang-hasa rin ang mga bata sa Korean board game gaya ng umok. Anong objective? Una po makina. Alam ko na parang tic-tac-toe yan. Isa sa pinakamatinik sa larong Koreano si Chinam. At siya ang laging humahamon kay Mr. Son. Lima lang. Matatalo si sir ngayon. Nakita ko na sir. Talo ako. Kulungin nyo nga yan sir. Kaya mo pumuhin yan sir. 5 now, 5. 5. Para manaw ako ng sabaw. Maya-maya pa, inilabas na ng mga nanay ang tanghalian. Siyempre pa, sa hapag ng mga Koreano, hindi nawawala ang kimchi. Feeling ko nasa Korea din eh, no? Nasa yung pagkain nila, may kimchi talaga. Ganun kasi yung mga Koreano. At nagcha-chopsticks. Sa kayo natuto mag-chopsticks? Ako po wala. Ako po wala, nakita ko lang. Nakita mo lang. Ako din po. Pero, sino ang apa nyo? Siya! Tanghalian na. So habang kumakain yung mga bata dun sa loob, yung mga nanay naman nila nandito sa labas. Ano po, kamusta? Nakabenta na? Yes po. Eto, Ben. Bukod sa ipinaglalaba ang kanilang mga anak tuwing Sabado,
Inaasikaso rin ng mga nanay ang maliit na negosyong naipundar sa tulong ng Cupino Children Association. Isa sa mga nagtitinda noong araw na yon, si Susan. Bakit tuwing Sabado talagang sinisiguro nyo na nagpupunta kayo dito? Para sa baby. Oo. Para kasama din. Para bandingan. Banding, no? Kasama yung mga bata. Kasi every Monday to Friday, kailangan nila mag-aral. Oo. Kaya naman, nakikinigin kami ng Korean language para matuto din. So yung kinikita dito, paano nakakatulong sa inyo? Gagdag fund namin. Ah, okay. Sa fundraising ng halimbawa, minsan, kailangan ng bullying. Oo. Kinabukasan, dinalaw ko si Susan sa apartment na tinutuluyan niya. Sorry na kami. Mag-isa ka lang? Apat po kami dito. Yung tatlo ko na sa SM na po. Pasok po kayo. Ano to? Parang ano siya? Parang share-share kayo? Opo, share-share po kami para makatipid po. Ah. Opo. Opo po kayo. Thank you. Ito po yung ba? Ito po yung inukahan kong bahay. 11 taon na ang nakalilipas na in love si Susan sa isang Koreanong estudyante. 21 anyos lang siya noon, pero pumayag siyang magpakasal sa lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Ito po yung session po ng kasal namin. Ito po siya. Ito po yung sasabi ko si Eddie, si Lim Shun. So ito naman po yung asawa ng ate ko. Witness po sila, tsaka ito po witness din po siya. Noong nagdadalang tao, niyaya raw siya ng asawa na pumunta sa Korea pero tumanggi siya. Isang araw, nagpaalam ito. Nag-iwan pa raw ito ng isang sulat. So, binabasa mo pa rin paminsan-minsan? Oo, kasi nandito yung pag-sorry niya eh. Nandito yung pagpakumbaba niya. Kasi sabi niya dito, Dear Susan Lim, Lim talaga, I have nothing to say except sorry. Please understand my situation that I can't stay here long time. I'm going to USA for our future. I'm not sure that I will do well, but one thing I'm sure, I will do my best for you and baby. I know that our parting make you feel pain, but I'm sure that you can manage it. Isn't it? Yobo, asawa, parang ganyan. Honey, Yobo, I have a favor. Please try to keep the promise with me. God bless you. Sa loob ng 10 taon, pinadalan daw siya ng sustento ng mister na nakakausap lang niya sa pamamagitan ng email. Taong 2010, natigil na raw ang mga padala ng kanyang mister. Pero ayos lang daw ito. Kung mapapanood niya to, ito na ako Eddie, naging strong ako dahil sa mga mistake or mga pangyayari sa buhay ko. Si Hans naman, ayos. Mag-11 na siya sa September 24. So 11 years na hindi mo nakikita. So kung may time ka, gusto mo, bisitahin mo dito. Nandiyan lang naman si Hans eh. At hindi ko pagkakait si Hans sa'yo. Chinguya sarang eh. Thank you. Ano meaning nun? Friend, I love you. Ganun lang po. Kaibigan na lang daw ang turing ni Susan sa dating mister. Pero alang-alang sa kanilang anak, patuloy ang paghahanap niya sa ama nito sa pamamagitan ng internet. Kaya mo siyang isulat sa Korean? Sa ngayon, walang maaasahan si Susan kundi ang kanyang sarili at ang Cupino Children Association. Ang mga bata sa shelter, libre ang pag-aaral sa Montessori School ng Pamilya Sun. Nasimulan namin ang Cupino and we thought really that, and we believe that the best thing to give them is education, good education. Ang pangarap ng mag-asawa, maipagmalaki ng Pilipinas at Korea ang Cupino Children. Hindi pa raw kasi ganap na natatanggap ng Korean society ang mga batang produkto ng pagsasama ng Koreano at ibang lahi. Even if many Korean married the foreign asawa,
Pero until now, there's a really big discrimination. So even though Kopino is a Korean blood, Korean society cannot accept that. Yeah. Kung maganda ang edukasyon nila, mga Ingliserang bata yan, alam mo naman ang standard ng mundo, lalo ng Pilipinas. Kung Inglesera yung mga bata na yan, nakatapos ng kurso, competitive sila. Hindi na sila ilulook down ng kalahi nila. Pero hindi raw layunin ng kanilang samahan na hanapin ang mga ama ng bata. It's never, never our work and our direction to contact the fathers of these children kasi very sensitive issue yon. Baka akalain nila ay gusto naming perahan ang magulang ng mga bata. Kung yung fathers naman ang lalapit at gustong makausap ang bata, why not? Nagkataon naman, meron ngang isang Koreano na ilang beses nang tumawag sa kanila para hilinging makausap ang kanyang anak na nasa kanilang pangangalaga. Si Kim Chinam. Noong 2011, number one ang Korea sa tourist arrival sa Pilipinas. Mahigit 925,000 Korean tourists. Sa unang anim na buwan naman ng taong ito, nasa halos kalahating milyon na ang Koreanong bumisita sa bansa. Pero dekado 90 pa nagsimulang dumami ang mga Korean sa Pilipinas. Doon din napansin ni na Mr. at Mrs. Son na dumami ang Kopino children. Walang ahensya ng gobyerno na makapagsabi sa amin kung gaano karami ang Kopino children. Maraming nakapila. Halos everyday may calls, may text, messages, pero we couldn't help them because we can only do so much. 15 lang yung nahando sa temporary shelter, but sa labas, ang tinutulungan namin marami. Hindi nga lang sila makatira dyan. Sa datos ng Commission on Filipinos Overseas, sa nakaraang 10 taon, pataas ng pataas ang bilang ng mga Pilipinong nag-aasawa ng Koreano. Noong 2010 nga, 1,694 ang Pinoy na nag-asawa ng Korean. Influx ng Korean tourists sa Philippines. And he saw na, wow, mga 2003 or 2004, dami ng Korean-Filipino marriages or nag-live-in na Korean-Filipino. And he thought, oh, marami tsak na may bata na pag-uusapan dito. Kapwa tumangging magpaunlak ng interview ang Korean Embassy at ang Department of Foreign Affairs. Ang Department of Social Welfare and Development nangakong titingnan ang kalagayan ng mga Kopino. The government of Korea is already aware of the situation here. No. Nothing. It's the personal things, not the government. Pero may mga Koreano at Pilipino namang matatag pa rin ang pagsasama, gaya ni na Sunny at Donna. Pero sila na rin ang nagsabing hindi naging madali ito. Culture differences, and then tingin ko din hindi din matanggap ng mother-in-law ko na I am a Filipino, na kasi hindi din siya makapagsalita ng English since matanda na siya. So laging meron kaming misunderstanding, and then yung adjustment masyadong mahirap. You know, the good thing is this, what my wife saying, my mother don't understand. And then also same cases, my mother say something, but if it's negative, then I didn't translate my wife. Dahil Kopino ring matatawag ang anak nila, tumutulong ang mag-asawa sa mga Kopinong nawalay sa kanilang ama. Yeah, even I don't like that kind of situation, but of course,
even me also have some responsibility. That's why we are supporting to some the Filipino children. Naisip kong mapalad ang anak ni Sunny. Hindi niyang pagdaraanan ang naranasan ng mga batang nahiwalay sa kanilang mga Koreanong ama. Matapos marinig ang mga kwento ng buhay ng Kupino, masasabi kong isang pambihirang pangyayari ang nagaganap sa bahay ng pamilya Sun. Hello? Sa pamamagitan ng Skype, nagkwentuhan muna sina Mr. Sun at ang ama ni Chinam. Yeah, 반갑습니다. Chinami 같은 경우에 뭐 지금 저를 무지하게 따르고 있거든요. 이제 제 옆에만 오면은 항상 그 업히고 네. Sa ngayon, ang ginagawa ni Mr. Sun, ina-update niya yung tatay ni Chinam na isang professor sa Korea tungkol kay Chinam. Ngayon, iniintay na lang natin ang pagdating ni Chinam. Si Chinam, 10 years old, nasa Samarang ina at ang ama niyang Koreano, 5 taon na niyang hindi nakikita. Chinami는 나중에 그 한국에 있는 애들보다 더 아마 잘하는 그런 딸이 될 거예요. 지남. 힌디 낙타갈. 두마틴 시 지남. 어서 가. 나. 오케이 랑 포. 메 라로 카요 니 미스터 선. 서프라이즈 서프라이즈 서프라이즈. 서프라이즈. 후 있어. 후 있음. 아빠. 아빠, 아빠하고 얘기해봐, 지나마. 하이, 나, 나비야. 아빠. 아빠. I miss you. Do you remember me? Remember? Bahagyang nagkahiyaan ang mag-ama. Your dad has been longing to see you. Long time ago. Chinam. He prepared for this special day. Come on. Next month, to go to Philippines. Yeah, come on. You understand? I miss you. I miss you. Many, I miss you. Nang makita ito ni Chinam, hindi na napigilan ng bata ang kanyang emosyon. Ang kanyang ama, napaiyak na rin. Sayang lang at hindi man lang nila mayakap ang isa't isa para pawiin ang sakit tagal na hindi pagkikita. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, tinanong ko ang tatay ni Chinam kung bakit sila nagkahiwalay ng kanyang anak. Saan sa Hamburg na paawal business sa Hamburg sakto, bunga ko Chinam na restaurant na Chinam yung chulo muna kresyo. Musta na ang mga bunga ko? Kung yun eh, alam yung kaso Chinam yung sundong. Siyempre, siya kung kaya ko, nara kung yung chulo 나는 지금 현재 제가 할 수 있는 역할은 지남이가 잘하는 것, 하고 싶은 것 이런 걸 할 수 있도록 끝까지 대학을 졸업하고 사회에 입고 있을 때까지 끝까지 그러니까 지남이 끝까지 도와주고 싶습니다. 없는 건 당연한 거고요. 그래서 가능한 자주 찾아가서 지남이에게 힘을 좀 드리고 싶고요. 또 다른 교육을 받을 수 있도록 최선을 다할 겁니다. Why have you been looking for your daughter? 저희를 보고 싶어서 심지어 인터넷에 있는 사진을 붙여가지고 보다니고 있어서 네. 많이 보고 싶었어요. 네.
그리고 옆에서 지켜주지 못해서 미안하더라고요. 그럼 고마워요 po. Ano yung sinabi ni Papa sa'yo? Naalala mo? Na-miss na nga po ako. Nung sinabi niya sa'yo, I miss you. Ano nasa isip mo no, nung sinabi niya yun sa'yo? Na-miss ko na po siya. Sana po dumating po siya dito. Hindi lang si Chinamang unti-unting lumilinaw ang kinabukasan. Kung masusunod ang plano ni na Mr. at Mrs. Son para sa kanilang mga alaga, si Don, 18 years old, ang isa sa unang makakatungtong sa South Korea. Third year college na si Don at hinahanapan na siya ng scholarship ni na Mr. Son para makapag-aral sa bansa ng kanyang ama. Pangarap mo bang makapunta sa Korea? Opo. Bakit? Gusto ko lang parang gusto ko siyang kahit pa paano makapuntahan man lang yung kasi feeling ko part ako eh. Gusto ko makita yung kalahati nun. Sambal lumaki yung father ko. Yung ganon. Tapos, if ever magkakaroon man ng chance na makita ko siya, go po ako doon. Pero yung sasabihin na papakilala ko as anak niya, siguro hindi na po. Baka ma-reject lang. Naman kong may hinanakit si Don sa kanyang ama. Paano naman, 6 na buwang buntis pa lang ang kanyang ina, iniwan na ng kanyang tatay. Yun lang po yung pangarap ko, makita lang talaga siya. Mm-hmm. Hindi na po yung makipag-usap, magpakilala, makita lang po, okay na ako doon. Mm-hmm. Kumbaga, pag nakita ko na po siya is, okay, buo na ako. Ganun pa man, nakadisplay pa rin ang larawan ng ama sa kwarto ni Don. Kahilera ng iba pang miyembro ng pamilya. Bilang reward sa paggawa ng assignment, dinala ang mga bata sa Quezon City Memorial Circle. Libre ito ni Sunshine, ang anak ni na Mr. at Mrs. Son. Tapos, nag-picnic ang mga bata kasama ang pamilya Son. Wala man ang kanilang mga tunay na magulang noong araw na yon, kahit paano'y nakatikim ang mga bata kung paano papabilak sa isang pamilya. Mahaba pa ang kanilang lalakbayin, pero sa tulong ng isang isa, pasasaan ba't makakarating din sila. Kailangan mapansin sila ng Korean. Mapansin na sila ay hindi bagahe, hindi liability. Pag nakita ng Koreans na mga wow, mga inglesera, mga magagaling na abogado, magagaling na doktor, yung mga bata na yan, hindi nila kahihiya. Matiyagang naghihintay ang mga bata. Simple lang ang kanilang mensahe. Nakatatak sa puso, nananalaytay sa dugo. Nasanay huwag silang kalimutan ng kanilang mga ama at huwag talikuran ng lipunan. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.